Diba, mga observe natin yung bakante. In Sagada, we believe in what should hold forever. Kaya yung bakante yan, naka-reserve po yan para sa atawa. Oh! Iyakin. Tingnan nyo guys, lumabas yung barko dito sa kamay niya. Andyan, ayun, lumabas yung barko! Lumabas sa leeg. Iyakin eh. Oh, yeah. Good morning Earth daw. Oh. Why naman Sir Alvin? Sir Alvin nga pala yung cookerist. Yun na. Siya yung contact namin dito. So pag kailangan niya ng number nila tapos gusto niya rin pumunta dito. O yan. Bibigyan namin sa inyo yung details. Bibigyan namin sa inyo yung details ni Sir. The best yan magluto. No. Sirap ba? Sirap. Sirap. Pababa na kami. Tara na. Saging pa. Sino pang magdadala saging? Ayun, pababa na kami doon sa Quezada ulit. So ito yung dadaanan mo dito. Mahaba-habang akyatin. Saan ka dyan? Wedding ready. Papadyak na lang eh. Finally, dito na ulit kami sa kalsada. So, yung ride namin ngayon, papunta naman kami ng Sagada. Tapos, doon ulit kami magstay sa Sagada. So, kung ano yung mga madadaanan namin na pwedeng side trip, baka side trip na din namin. Kaya nyo gusto lang village. Tapos dito sa baba, dyan namin iniwan yung mga bike namin. Hindi na namin dinala sa taas kasi mahirap yung daan. Pang isang tao lang, medyo mahirap kung bubuhatin mo pa papunta doon. Kasi lulusong pa ng bundok, tapos aahon ulit papunta doon eh. Kaya mas okay na iwan na lang din dito para hindi ganang kahirap umakyat. Yung akyat naman, 15 to 30 minutes lang kaya naman. Ayan! So, nandito na kami sa may crossing ng papuntang Sagada at papunta ng Buscalat. So, dito yung Sagada. Ang sabi dun sa ano signage, Sagada 12 km. Oo, so, puro paahon daw papunta dun. Welcome to Sagada Mountain Province. Yarn! And welcome to Sagada! Sagada pumupunta. Uh-oh. Ah, so where do broken hearted go? Sagada, let's go! Oh my God, kaya naman pala. Kaya naman pala kasama sa itinerary ang Sagada. No comment. Okay, no comment daw si Kuya mo Marco. Sagada. Let's go! So, yan yung Koda Lines. Nagpabook na kami ng sasakyan namin bukas kasi magbabas na kami pra papunta ng Cubao. So, yung bayad sa bus, 1-2. Wala naman bayad yung bike. So, ang biyahe namin, 2 o'clock tsaka 2:30. So, baka agahan na lang namin para makapwesto agad yung bike namin. So, papunta na kami ngayon sa Ligaya House, dun sa transient namin. So, finally, 4:13, dito na kami sa Ligaya House. Magre-register po. Okay po. Kumusta? Anong pangalan po niya? JD. Si JD ka pala eh. Ang cute mo ah. Ano? Tropa na tayo? Tropa na kami. Yun.
So ito yung Ligaya House. Umakyat pa pala kami dun sa may taas, yung rough road. Pero yung taas nun, pwede rin kayong dumaan dun. So dito, yun. Pero dito kami papwesto, sa gitnang yan. So wala daw tao ngayon, kami lang yung tao dito. Bukas pa daw sila may bisita. Ayan, so pasukan na natin yung ano namin, room. So ito. Ayan o, 1, 2. Daga, yung ganda dito, kahoy-kahoy yung ano. Tapos ito. Tapos ito. Uy! Uy, si idol pala to eh. Nag-boss? Mag-boss? Nag-ban ako, sorry. Ayan. Ako, nag-fly. So, 5-5. Bawat kwarto eh, taray, magpasalamin. Boom! Boom, panis. Panis. Ganda ng kwarto nila, no? Ganda. Kahoy-kahoy. Anong kahoy ito, Mayora? May idea ka? Ano? Kung hindi... Mahogani. Hindi ko mahogani yan eh. Ganda, sa labas mo. Kape. Ayun, so papunta kami ngayon ng Walboro Hills. Ito. Dito yung registration, tapos dyan dire-diretso. So habang andito kami, magsa-side trip na kami dun. Kasi mamaya pa naman yung biyahe namin, 2 o'clock tsaka 2:30. Tiglima. Dalawang bus kasi yun. Hindi kaya na, isahan lang. So magsa-side trip muna kami habang maaga pa. Ayan. May mga bilihan dito ng mga, ayun, bonnet. Souvenir. Tapos dito breakfast. Ano? Wala. 5:15. So, hinahabol namin yung sunrise. Ayan. So, nagpapag-bibida. Pag na. Ay no, may bahay dito. Baka dito na yun. Baka. Ay no. Dito na yun. Ayun, siguro nga. Ang dami tao eh. Ito na yan. Ito na yan. Ang dami tao. Morning po. Chuchuy! Andi ko lang si Kudjerik. Kami, nakapunta pa kami sa suba. Kung ang dami tao pala eh. Ay no. Kasi wala pa siyang oras. So ito na daw yung Malboro Hills. 5:48. Parang 30 minutes lang namin nakuha yung ano eh. Akit eh. Ay no. Kasi nag-single track pa lang. Good morning, Earth. Morning. Hello, good morning. Good morning. Oh, skill niya til eh. Ito naman ito. Tingnan natin ito. Ito dalawa. Ay! Ay! Oh. At kala mo talaga tila si Charto. Good morning. Stop. Good morning, girl. Strong. Tubot na yung katawan ko, ma'am. Ma'am, dito po yung dan. Dito po. Sige, sige. Mas lokal. Okay lang yan. Lokal-lokal lang. Shot. Punta kami doon. Doon kami pupunta. Ito kami papalipad ng drone. Tamang side trip lang kasi alas dos pa yung biyahe. Bali, kumuha na lang kami dito ng ano, ng tour guide tapos ng van para hindi na rin kami mahirapan ano, mag-bike o mag-jack. Pagkano ka ng bike? Yan talaga yung purpose ng malong. Magiging sapin. Siguro na memory. You know.
Kumbaga malamig sa malamig pero mainit sa mainit. Kagaya niya. Charing! Charing. Okay na. Good morning! Good morning! Kaya nung operate. Sabi mo, hello guys! Hello! Hello guys! Hello! 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 Tingali! Ayan na. Si Kuya Jerry. Ikaw. Si Tom. Si Tom. Tom boy. Si Kuya Jerry yung guide namin dito sa Marlboro Hills. Ayan na. Mag-sleep well daw muna yung dalawa. Ay, gastog! Tinan niyo, ang ganda! Mukit na yung langit! So, punta tayo doon. May mga picturan doon eh. Tapos, andun din si ano, andun din sila shoutout. Wow! Ganda! Lamig ah. Iyayabang ko lang yung tattoo ko na iniiyak. Oh, panis! Ang yabang. Wow! Groppy, 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 groppy! Saudi Post. Saudi Post, shout out. Paano, paano? Bakit hindi na pa? Bakit na mo yung Saudi Post? Saudi Post. Saudi Post. Oh. Dalawa single. Dalawa single. Oh. Saudi Post. Saudi Boys pala ito. Picture, picture. Para group pic. Ay, no. Pabunta naman kami ngayon sa Hanging Coffin. So, pababa na ulit kami. Let's go! As in, let's go mga, the Irish! Hindi ka mukno eh. Ano nangyari? Tapos... Hello guys! Hello! Ayun, so nandito na ulit kami sa entrance nung papuntang Marlboro Hills. Ayun yung sinakyan namin ah. So pupunta naman kami ng Hanging Coffin. Galing ng Bicol. Lamig ng Sagada. Init ng Bicol. Init ng Bicol. So pupunta naman kami ngayon sa Hanging Coffin. So may 10 pesos na entrance dito. The Church of St. Mary, the Virgin Cemetery. Cemetery. Okay? Explain lang ako eh. So, bale, dito sa amin ito yung public cemetery. Okay? Bago pa nagkaroon ng public cemetery, nauna yung Hanging Coffins. Mamaya, i-ano ko ito. Parang i-coconnect ko to sa Hanging Coffins. And then, yung gusto ko lang explain dito is yung bakante. Okay. Diba ma-observe natin may bakante? Mm-hmm. In Sagada, we believe in what should we call forever. Kaya yung bakante yan, naka-reserve po yan para sa asawa. Ah! Yes po. Then kung ma-observe ninyo, is pare siya. Ito. Eh bakit may bakante? Ibig sabihin nun may asawa. Sa amin kasi sa baba dun sa simbahan is Anglican po. Hindi po Roman. Ganun po. And then, itong public cemetery or yung paglilibing dito sa cementerio is na-introduce lang to nung pumunta yung mga missionaries dito sa Sagada. And yung naunang missionary na pumunta dito si Father John Stanton. Nung 1902, nag-arrive siya. 1904, napatayo yung simbahan. 1910, natapos. Yan po siya. Kaya nakapangalan sa kanyang Stanton Hall dun. Mm-hmm. Okay, so proceed tayo sa taas. May explain up. Nice, ganun pala yun. Forever. Ano? Oy. Oy, forever. Parang gusto ko dito mamatay. Kagawag muna. Nawit na ako.
Ito na. 2, 4, 6, 7. Okay. So, ito naman. Sabi ko sa inyo, kaya nagsabi ni Sir, tuwing undas sa November 1, is hindi kami gumagamit ng kandila dito. Panagapoy. Oo. Oh. Ang ginagamit namin dito, bonfire. Eh, kung makikita, may kanya-kanyang bonfire. And kung titingnan, meron din kandila. Yung kandila po sa amin dito, ginagamit lang namin yan tuwing dadalaw kami ng normal days. Okay? And then, kung sino kilala sa 44, he's one of them. Kiyotri, Nuel o Gulukan. Yung isa sa yung taga Benguet na sa 44. Bale yung isa na sa Bauku. Dalawa sila taga Benguet. And then, heto, yung unang nailibing dito sa public cemetery ng Sagada is tatlong madre. Kung bakit tatlong madre, nagkasabay-sabay silang namatay. Dahil, nung pumunta sila dito sa Sagada, pinaluto ang isang bata. Yung isang bata, nagluto ng rice, bigas. Hindi na alam niya yung rice or yung bigas na niluto niya is may halong rat poison. Kaya nung kinain ng mga tatlong madre, tigok. And then, that portion, kung dito niyan, may king, di ba? Oo. Para may, ano, may bakod. Doon banda sila nilibing. So, off-limits yung area na yun? Pwede naman po. Tingnan lang. Okay. Yun yung tatlong ano daw ng ano, madre. Diyan sa may mga nakakadena na yan. Lahat ng coffin. Bilangin ko nga. 1, 2, 3, 4. Marami yan kahit sa kabilang side meron. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Wala ko kaki 18 lang nakikita ko. Yan ay isa. Ha? May nakatago ba? Bakit nasa taas? Bakit nasa taas yung 19? Yung cross na yun, oh. May cross na yun. Yun, oh. Bakit yung pang 19? Bakit 19, oh. Kaya ba't ganyan kaliit lang yung ano? Bakit? Kung paano hinang? Mm-mm. Bakit? Konti lang sila. Konti lang. Okay. Kaya nang sabi ni Kuya, yan lang kasi yung accessible na pwedeng puntahan. Pero actually, mula dito hanggang sa baba, papunta dun sa cave, lahat yan may hanging coffins. Kahit sa sumaging, may mga coffins din sa loob. Okay. Sa entrada. Okay. So, isa pa. Yung maliliit na yan, baka nagtataka kayo. Baka sabi niyo, baby, actually, hindi po. Elders po yan. Noon kasi, mahirap yung pinagkukunan ng kahoy dito. Kaya pinuputol po ng maliliit para kayang buhati ng dalawa. Tapos, yung paraan kasi ng paglibing namin dito is yung tinatawag na sinangadil. Kaya kung bakit may upuan dyan, dyan po pinapaupo yung patay habang nilalamayan. Para kung ililibing, mas madaling ipikot. Parang sabi ni Kuya, vital position. Yes po. Kaya pala may upuan. Yes po. Yung upuan na yan po yung inupuan ng patay nung nililibi, nung nilalamayan. So, okay, yung dito kasi sa amin yung lamay nila is isang araw, isang gabi lang. 24 hours. Tapos kinabukasan, uunahin yung kabaong ilalagay dyan. And yun yung way ng paglagay ng kabaong dyan is scaffolding. Doon yung scaffolding. Yes po. Tapos bubutasan yung bato, lalagyan ng bakal, ilalagay niyo yung coffin, yung kabaong mismo. Tapos sa hapon, dadalhin naman yung patay, ililibing na dyan. Kaya yung patay, babalutin dun sa kanyang bahay ng puting kumot, then bubuhatin yan papunta dito, bago shoot dyan sa kabaong.
And then, kung bakit naman po nakahang yan, is for protection. Kasi na-observe ng mga elders namin kung sa cave or sa ilalim ng puno, sa ilalim ng bato sila naglalagay, is pumunta yung mga animals, inaalungkat yung patay. Kaya for protection, hinang nila. And then isa pa, I believe, kung bakit nakahang or bakit nakalagay sa mga bato, para mas free to roam around yung mga spirits ng mga namatay. Kasi kapag, ikaw ma'am, kapag dilibing ka sa cemetery, gusto mo bang matrap yung 6 feet under the ground? Parang ang hirap. And then hindi lang po sila basta-basta nasisira kasi yung paghang din namin, parang pinupuntirya din namin yung the best location. Kaya niyan, parang may ito, lilim na bato. Yeah. Kaya kapag umulan, hindi po yan nababasa. Kahit direct yung araw wala. Okay. And then yung mamahahaba naman po yan, nakahiga na po yan. Kasi kung pipikutin mo pa yung nakahiga, malamang madadali yung mga buto. Lagmuk-lagmuk na. And then yung mga pangalan na nasa kabaong na yan, yan po yung igurot name ng mga taong gumaw na yan. Kasi sa amin dito, sa Sagada, or dito sa Cordillera, is parang dalawa kasi yung pangalan namin. Isang igurot name at saka isang Christian name. Yung Christian name yan yung nakalagay sa birth certificate namin. Yung igurot name yan yung para pinaka nickname namin. And then yung igurot name na yan hindi lang basta-basta pinapasa or binigay. Namamana yan sa mga ninuno namin. And hindi lang basta-basta binibigay yung pangalan din. Yung mga matatanda na elders namin, sila din yung nagbibigay. Kung, di ba, may time na kapag baby ka, matatanggal na yung ano dito? Umbilical cord. Oo. Kapag natanggal na yun, may tinatawag kaming kulkulong. Doon sa time na yun, ibibigay yung pangalan ng bata. Yan po. Then isa pa, kung bakit may cross dyan sa coffin ni Kay Bumitog is baptized na po siya. Okay? And then yung una, kasi nag-start tong hanging coffin 1960s. And then yung latest is 2015, yung nasa baba ni Bumitog. Ay, yun yung latest? Yes po, yan po yung latest, yung nasa baba ni Bumitog. 2015. Okay? Hindi sila nangangamoy, kuya. Hindi po, ma'am. Dahil mag... Open air yun. Si open air, siya malamig. Actually, hindi po kami gumagamit ng balsamo sa mga nililibing dyan. Kaya, 24 hours lang. And then, mangangamoy po yan. Pero yung ginagamit namin panlaban ng amoy is yung mga dahon ng mga halaman. Kaya ng bayabas, yung sunog po namin yan. Panlaban lang ng amoy. And then, yung classifications ng mga nililibing dyan is yung may mga accomplishment. Hindi lang basta-basta yung nililibing dyan. Yung accomplishment na sinasabi ko, yung nakipag-asawa ka, may anak ka, may apo ka. Yan po yung accomplishment na sinasabi ko. And kahit may anak ka, apo ka, kapag nabawasan yan ng isa, hindi ka na pwede dyan. Kasi nga may kasabihan, anak ang maglilibing sa ama, hindi ama ang maglilibing sa anak. Okay. So pag nauna yung isa, hindi ka na dyan pwede. Pag nauna yung anak mo sa'yo, hindi ka na pwede dyan. Yes. Ganun pa yung ano nila. Galing. Okay. Okay. Wala kayong tanong? Sagot na yung tanong. Okay na. All goods. All goods. Anong name mo, sir? Rex po. Rex. Okay. Thank you. Okay na kami. Okay na? Opo. Pwede na kami balik. Let's go. Rara. Dami ko natutunan dun. Ah. Life is too short. Ano ulit? Life is too short na talaga. So you must enjoy every second of your life. Yeah. Dara, hindi ganun. Because you don't know eh. Tomorrow. Kung gising ka pa, di ba? Tomorrow, kung gising ka pa, I'm sure. So, dapat enjoy mo lang lagi. Iba-iba yung, enjoy mo lang. Ayan. Nakabalik na ulit kami dito sa Ligaya House. So, pupunta naman kami doon para mag-breakfast. May kainan din dito eh. Yung bali. Pakita sa'yo, maganda yung video eh.
Bye-bye! Uwian na din sa wakas. Yes. Uwi, anak! Uwi, anak! Hello, guys! Hello, guys. Tapos uwi, na rin. Holy weekend. Tapos na ang aming paglalakbay. Tama na. Sagad na. Sagad na yung budget. Wala nang budget. Uwi na tayo. Work na ulit. Back to work. Tama na. Ayun na nga. So, finally, natapos na din ang mahaba-haba ng paglalakbay at paggagala. So, pauwi na kami ngayon. Yung biyahe namin sa Coda Lines, 2 o'clock tsaka 2:30. So, dalawang bus yun. Thank you, ma'am. Kasi hindi kaya pag sabay-sabay kaming sampo. Eh, di ba may mga bike pa kami kasama? So, pupunta na kami dun ngayon. 12 pa lang naman. Pero baka dumaan kasi kami sa mga souvenir para may mapasalubong naman. So, yun. Pajak na muna kami. Ayun, so dito na kami maghihiwa-hiwalay kasi ang biyahe ng bus namin 2 tsaka 2:30. So, pagdating ng bus namin, kami yung first bus eh. So, kami yung unang lalarga. So, magpapaalam muna tayo sa mga kasama natin sa buong ride na to. Ayun. Hi, Marcos. Thank you. Bye-bye. Thank you. Thank you so much. Hi, Ate Iris. Thank you. Yeah. Bye. Thank you. Kasama yan. Thank you. Sulat kami. Saan? Huwag mo ikakat. Huwag niya ikakat. Oh, ayan. Pinakita ko na. Hindi ko nakinat, ha. Hindi mo may tatu. Kasama yan mo. Madami akong tatu. Ayun, ha. Ayun, ha. Pabilang palad. Ay. Ay, Mayor. Thank you, thank you. Kita kits na lang ulit. Oh, bye-bye. Mayora! Dito na tayo kasi mag-iwahiwalay eh. So, papakita ko yung mga nakasama ko. Siyempre, ito yung artista namin dito eh. Yeah. Ayun o. Thank you, Sir Christian. Sa susunod na next time ulit. More. More. Ayun o. Thank you. Uy. Thank you. Hindi. Thank you na. Thank you. Bye-bye. I love you. Ayun o. Pinuno. Salamat. Shout out. Ay, asawa niya. Pinuna. May kulang pang isa. Si Carlo, hindi, andun na. So, ayun yung mga bus, ay mga bike namin. Isa sa kanya naman sa bus. Ang nangyari, magbabas na naman kayo. Siyempre, hindi na namin ano, at kinat... Hindi namin ikakato, doon! Tayo sa malayo! So, ayun na nga, magbabas na kami pa ako ba? Kasi bukas may mga trabaho na kami. Oo, may trabaho kasi kami. Nagtatrabaho kasi kami. Oo. Kaya kailangan namin magbus. Yes! Ayun, so thank you. Maraming salamat po sa panonood. Ayun, bye-bye! Bye-bye. Hello!